farm? Basta ba yung mga ostrich? Yeah! Ang dami yung ostrich yung sir! Okay! Ah! Nandiyan lang yung mga ostrich! Ang ganda! Papa, sige ba? Sige ba? 1, 2, 3! Okay, boss. Yeah. Oh, sir, mainit dito. Doon tayo. Ah, doon tayo. Oh, okay. Oh, mainit na, no? Ayos lang na. MJ, si... Si... Seth. Asan si sir? Ang ganda. Laki daw si baby. Grabe. Super ganda. Hello. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Hello. Hello, sir. Hi, sir. Sir, pasensya ka na. May naiwan na gamit. Kailangan na balik. Okay, sir, buddy. Sige, sir. Ganda pala ng lugar mo. Grabe. Grabe. Ako lang ba? Ganda. Ang ganito kasi ang gusto ko, ganito parang napaka-presko. Kasi alam mo naman yung toxic natin sa Manila. Lalo kung puro nakatutok tayo sa negosyo, gusto natin pagdating ng province dito sa atin. Relax. Okay, relax. Yan, pag-alagala dyan yung mga ostrich. So, pagising mo sa umaga. So, pagising ko sa umaga, pag nandito ko sa farm, pag silip po pa lang dyan sa mga salamin, nakikita ko na yung paligid ko. So, sa umaga pa lang, relax na kagad. Bukas, sir, buddy. Sige, sir. Bakit bumalik kayo? Kanina daw nandito na kayo. May naiwang... Sobrang importante. May naiwang sobrang importante para mga pang-shoot. Talaga? Yes, sir. So, bumalik kami ng salubong dapat sa... expressway, eh yung nakuhang grab, instead na mag-skyway, instruction mag-skyway, okay. Dumaan sa baba, di sa na traffic siya. Actually, kung galing ka Manila from here, Quezon City, 1.5 hour lang. Mm-hmm. Kaya yun din ang napaka-pabor din sa akin na nangyari dito sa stage 3. Kasi ang office ko kasi Valenzuela eh. Valenzuela? Oo, mapulang lupa. At pinatawid mo talaga, no? Oo, noong dati, para makarating ka lang ng opisina ko, kailangan umalis ka dito ng 4:30 ng umaga. Hmm. Para 6:30, naandun ka na sa office. So, okay lang, mas maaga. So, pag na-late ka ng 30 minutes, pagka naging 5 o'clock na alis mo, dating mo doon, 9:30 na. So, ang laki ng difference sa travel. Hmm. Pero ngayon, anytime, kahit anong oras ako umalis. Oo, ganun pa rin. Halos hindi, ano na lang, 1.5 hours na lang ako hanggang Valenzuela. Hmm. So, napakabilis ng travel time ko ngayon. So, dati, kailangan madaling araw. Ngayon, anytime, anong oras ko gusto umalis. On time ako makakarating. Pinakamatagal na 1 hour 45 minutes, pero mostly 1.5 hour lang. Mm-hmm. Kaya napakapaboro sa akin nangyari na na stage 3. Uh-huh. So, pagpasok ko ng Star Tollway, bababa ako, Valenzuela na. Valenzuela na. Napakabilis. Kaya nga, hindi na ako ganun, hindi na ako stress sa biyahe. Mm-hmm. Dati, nakakailang tulog ako sa biyahe pagkapauwi ng Valenzuela. Ay, kumusta yung grupo nyo? Dumating sila? Oo, napakasaya namin ng nakarang araw dahil nandito lahat ng mga kaibigan natin na nasa cattle. Industry ng cattle. So, may Pram Masbate, si Man Farm, si Rancho Consuelo, si Martin Gomez nandito. Na dumating din, si Martin Gomez. Tayo Brothers, si Atty. Chidok, Victor Ranch nandito. Si Rex Sierro, si 5A Cattle. So, marami kami dito. Masaya nga eh, masaya yung grupo. Walang ubos yung kwentuhan baka. So, mga excited. 11 o'clock ang call time, 9 o'clock, mga nandito na.
So, natapos ko mo, I think, mga 12 midnight. Siyempre, midnight pag, na? Yeah, oo. Oh, fellowship pa eh. Pagka habang nagano, nagkukwento, nagiinuman. Yeah. So, nagpalitsyon ako ng isang baka at isang ostrich. Oh, ostrich? Very special yung araw na yun na nakarang araw. So, masaya talagang kwentuhan pagka usapang baka. Mm. So, dyan mo, ano, dyan lumalabas yung kanya-kanyang idea. Mm-hmm. So, kahit sabihin natin, yung mga matatanda na mga nagbabaka, pagka napapasok sila sa katulad namin, mga bagong player kami, so parang kakakuha pa rin sila ng idea. Mm-hmm. So, kanya-kanya kami. Ganun kumbaga, walang ubos eh. Walang ubos yung idea. Kahit sabihin matatagal na sila sa pagbabaka. So, yun. Pagka nandito ako, iikot ako dito sa farm. Marami kasi kaming tauhan dito dahil continuous yung pagpapatanim namin ng mais kasi silage kami sa baka. Ilang hectares ang maisan? Maliit lang, nasa mga siguro kasi to. Pag sinabi mo yung number of hectares, alam ko na kung ilan. Siguro total namin nasa mga 25 to 30 hectares. Hectares. Okay. So tuloy-tuloy yung pagpapatanim namin ng mais, pakain sa baka. So para ding tao, kailangan natin ng food security. Mais talaga, hindi ka yes, corn. So, napakalit lang ng percentage ng napier namin. Oh, okay. So, iba pa rin talaga yung corn. Though, medyo magastos at matrabaho. Kasi, unlike sa napier, pagka-tanim, pagka-cut mo, tutubo ulit. So, unlike kay corn, talagang pagka-harvest mo, tanim ulit. Tanim ulit. So, ang kalaban lang natin sa corn, pagka hindi maganda ang panahon. So, sala sa init, sala sa sobrang ulan. Mm. So, ang problema pagka tag-init, hindi ka makapagpaganda ng corn. Mm. Pagtag-ulan, hindi ka makapag-land prep. So, yun nagiging problema nga lang. Kaya dapat meron pa rin kaming buffer na, ano, eh, na napier, pang emergency. So, meron din naman, siguro mga 5 hectares yung napier. Oo. Tapos ang pakain mo sa chicken mo? Feeds or? So, wala kaming poultry. Hindi ka nag-ano? Hindi kami nag-poultry kasi ano kami, puro sa mga integrators, lahat supplier, lahat ang ano namin, lahat. Supply. So, chicken talaga dumarating sa'yo? Dumarating. So, sa nanggagaling yan sa ano, sa Marilao, Luma de Gato. So, yung malalaking mga supplier, sina San Miguel, supplier namin yan. Mm-hmm. Better ba pag ganun? Better? Yeah, oo. Kasi mahirap mag-back integration eh. So, ang problem, dadagdag yung headache ko. Mm-hmm. So, siyempre, mayroon tayong requirement lang na size. Mm-hmm. So, paano yung mga pull down, paano yung mga byproducts, saan ko dadalhin. So, mayiging problema ko pa. Mm-hmm. Kaya mas mayiging supply na lang. Naghihintay na lang kami ng ano, tawag na lang sa mga supplier, deliver. Mm-hmm. So, mas convenient. Mm-hmm. So, kanina, nagparedy ako ng breakfast. Ngayon, lunch na tayo. Lunch na. Sige lang. Okay, start lang tayo sa ano, interview muna tayo. Yung highlight ng kwento mo, yan ang interesting. Kwentong buhay. Oh, alam mo yung pinagtatayuan natin na to. Alam mo yung pinagtatayuan nitong rest house na to. Before noong mabili ko ito, 2016. Actually, wala itong right of way. So, hindi na rin yung sa labas. Mga binili ko lang na right of way. Ako nung pagawa ng tulay. So, talagang napaka-importante sa akin yung lugar na ito. Mm. So, nung bata kasi kami, yung pinagtayo ng resort ito, dati isang kubo lang na maliit. So, wala sa plano na magkaganito. So, parang gusto ko lang may pahingahan, parang alam mo yung balikan mo lang yung buhay probinsya. Benda ka dito ka talaga? Yeah, oo. Oh, itong lugar na ito mismo? Doon lang yung bahay namin. Diyan ako pinanganak. Ah, sige. So, mamaya natin ituloy, sir. Set up muna natin. Ano tayo? So actually, meron akong ano, nilagay doon table. Pwedeng doon tayo magkwento kung gusto mo ng presko. Pwede rin din, sir. Doon muna, sir. Yeah, sige. Ito yung rest house namin. Ito, pinapagawa ko. Gagawin kong two story para sa ano, para ito sa mga dogs namin. Ano eh? Yan on, dito yung isang room nila para sa mga aso lahat to. Yes, ma'am, naka-aircon. Ito, dalawa yung aircon ng mga aso. Yan, sila. Nandun pa yung iba, may division. Yan. Bali na sila, Tron. Tron the Martis. Bakit dumami ng ganyan kadami, sir?
ano, nag-start lang kami ng pandemic ng dalawa. So, actually, wala kaming hilig sa aso. Kaya lang nung nagpapag-alaga kami ng, ano, yung Pomeranian. So, parang, ang sarap na kasama palagi, napakalambing. So, hanggang sa nag-hit, so na-breed. So, yung mga anak, di namin ini-out. Di namin, talagang in-retain namin dito. Kaya dumami. Oh, mainit na. Ganda pala na itong... Ano to siya, buddy? African talisay. African talisay. Ganda pala pag farm type, ano? Oo. Maganda yung shade niya. Mm-hmm. Tayo, sir. Went na dito. O, tayo na nga na. Pausod lang natin yung table. Kasi kaya na, walang init dito. Ngayon, mainit na. Alright. So, kasama natin si Sir Lambert Benedicto. At andito tayo sa kanilang farm na super ganda. At sila, sir, ay isa sa mga nakikilala na mga brand ng lechon manok. Yeah. Yes, sir. So, sir, kwento mo naman kami ng negosyo ninyo. Thank you sa agribusiness. Kay senyo, sir, buddy, and kay ma'am. Yes, sir. So, first time tayo nag-meet sa, ano, sa Isabela. Sa Isabela, no, sa Cattle Congress. Noon lang tayo una nag-meet, pero matagal ko nang pinapalo yung page nyo. Salamat, kasi nga, ako ay laking probinsya, so isang farmer. So, marami akong nakikita na pwede kong gawin. So, kasi minsan, ang mahirap mag-umpisa. So, unlike yung mga ginagawa nyo, so marami kayo na-interview ng mga farmer na iba't iba ang line. So, parang... masarap panoorin dahil nagkakaroon ng idea. Biglang nabubuksan yung utak. So anyway, sabi ko nga, laking probinsya bilang kaya gustong-gusto ko dito sa lugar namin. Kami ay nasa lechong manok. So ito yung brand namin na Lembes Lechong Manok. Lembes. Liempo at Sisig. So yan. So yung pangalang Lembes, galing sa pangalan ko yan. Hindi maitatanggi. So yung gusto ko kasi nung in-start ko yan, iniisip ko, that time na employee pa ako eh. So, nasa crediting collection kami. So, ako ang crediting collection officer, so ang hawak is Luzon. So, nung time na yan, napakaluwag ng oras dahil monitoring lang ako ng mga branches, mga tao namin. So, hanggang sa nag-isip ako mag-business. Habang nag-opisina, na hindi naman pwedeng masacrifice yung trabaho ko. And then, gusto ko talaga, ang mindset ko talaga, magnegosyo, magnegosyo talaga. Dahil kahit sabihin natin, tagal ko lang employee, 15:30, alam ko na kung magkano pipindutin ko sa ATM ko. So, fix yun. Hindi mo tatagdagan. So, talagang nangangarap talaga ako magnegosyo. Hanggang sa napapasok ako dito sa Ihaw-Ihaw. Ayan. So, nag-umpisa ako ng first branch ko sa Caloocan sa Morning Breeze, sa may MCU. So, that was my first outlet. Nag-open kami ng November 28, 2009. So, yun. So, yun. Hanggang sa nakita ko yung potential ng negosyo. Paano mo nakita yung Ihaw-Ihaw, sir, na kasi, potential business? Okay. So, kasi alam mo naman, lalaki tayo, manginginom. Minsan may naitutulong yung pagiging manginginom. So, doon nag-umpisa. So, marami akong, ano, marami kaming branches nga na under sa akin. So, tuwing, halos tuwing hapon, nagiinuman kami. So, isip ko, sabi ko, magtayo na lang kaya ako ng ganito para lagi kami may pulutan. So, yun nga, sabi ko, siguro, bigay talaga ni Lord. So, binuksan yung isip ko para maisipan ko yan. So, yun, nung mag-open ako ng first outlet ko, nakita ko yung potential. Maganda yung location ko sa Caloocan, sa may Morning Breeze. So, naka-establish din tayo dyan ng mga kaibigan. Kasi ako, sanay ako sa, ano, sanay ako makipag-usap sa mga customer. Kasi dati rin ako waiter. Okay. So, galing ako na sa Isaki, Dodge, Kamayan, yung fine dining restaurant. So, kami, maganda yung training namin dyan sa restaurant. Kaya, sanay ako sa PR. Kaya noong nagtayo ako ng sarili kong lechunan. So, ako nakikipag-usap sa mga customer. So, yun. Hanggang sa naka-establish ako ng loyalty ng mga customer ko. And then, nakita ko yung potential na talagang papatok. Sabi ko sa sarili ko, payaman ako nito. Alam mo na kaagad, sir, ha? Doon pa lang sa, ano, pag-start mo, alam mo na. Sabi ko, parang, ano, parang payaman tayo nito. So, hanggang sa
dating ng December. So yung store ko na isa nasa corner, lagi ang daming tao bumibili. Mm-hmm. So ang ganda ng sales namin. Pero pagkatapos ng December, nung mag-check ako ng kung magkano income, eh losses pa pala ako. So, losses diba? Losses pa. You know why? Kasi nung time na yon, wala kaming established na supplier. Okay. So, punta lang kami sa mga supermarket. Ah, sa palengke, wala ka rin makukuha. Okay. Okay. So, takbuhan ko nung time na yon sa Macro pa noon, sa may North Harbor. Buti na lang, may mga naging kaibigan na rin natin yung mga store manager na tumulong din sa akin nung time na yon na sumusuporta. So, kaya kahit papaano, meron kaming naluluto. Mm-hmm. So, syempre, sabi ko nga, nung nag-start ka, wala kaming idea ano talaga yung size ng aming ihawin. Mm-hmm. So, nangyayari, minsan, ang available lang doon sa Macro is mga antimbang ng manok, 1.2, 1.3, 1.4. Mm-hmm. So, which is ngayon, ang amin lang ginagamit ay 1 kilo to 1.1. So, may standard ka talaga kami ng, ng size pagdating sa litsyong manok. So, nung time na yon, 1.3, 1.2 yung size na available. So, talo mo na yon, yung sobrang laki na yon. No choice ka kundi bilhin para lang meron kang maibenta. So, ganun din sa Liempo. Sa Liempo nung time na yon, medyo mataas naman kasi supermarket ako namimili. So, parang ang taas na ng costing ko. Mm-hmm. Pero ako hindi nang hina. Ako natuwa lalo. Kasi nakita ko yung kung gaano ako binabalik-balikan ng mga customer ko. Mm-hmm. So, ako kahit sabihin mo losses nung time na yon, ako masaya ako. Mm-hmm. Kasi ang laki ng sales ko, kaya lang wala nang kita. Mm-hmm. Kasi ang manok hindi ko pa naluluto, lugi na ako. Mm-hmm. So, nung time na yun, mababa rin ang benta namin ng manok, mababa pa na kasi new player kami. Mm-hmm. After 7 months, nag-second branch na ako. And then, umalis na rin ako sa trabaho ko. Nag-full-time pa na? Nag-full-time na ako rito. Pasok, sir, buddy. Sir Buddy, wife ko si Weng. Ay, hello, Ma'am Weng. Good morning. Hello po. Si Sir Buddy. Anong pangalan ng wife? Si Cathy. Cathy, oh. Hello po. Ang dami, ha? Yan. Ito pala yung product namin. Kaya ako pinaganyan para makita mo, sir. Ah. Ito yung litsyong manok. This one is litsyong manok. This one is chicken na sisig. Okay. This one is pork liempo, crispy, yung balad. Mm-hmm. Then ito yung ating bestseller natin, liempo na sisig. Yan. Ito yung packaging niya. Yes, sir. Yan. Then ito yung ito yung liempo. Pagka pwede kang bumili sa store, ang niluluto namin dalawa lang. Manok liempo. Ngayon, yung litsyong manok, so given litsyong manok tatadta rin. Mm-hmm. Then pwede kang mag-order ng chicken na sisig. So yung litsyong manok ididibone tatadta rin. Sisisig nila. Sisisig. So yun yung chicken sisig. Oh. So yung liempo, yung isang slice na ganun, pwede rin liempo na chop. Pwede rin, order ka, liempo na sisig. Mm. So, yung luto na, so, yun pa lang ang chachapin sa harap mo. See. Then, pwede rin, meron kaming chicken combo. Kalahating litsyong manok, kalahati litsyong sisig. Na manok. Then, yung liempo, ganun din. Kalahati. Slice na ganun, kalahating liempo, kalahati sisig. Liempo combo naman. So, ngayon, siguro, sabihin ko ng in advance, magkakaroon kami ng yung mga Batanggenyo nating mga kung saan man lugar na andon. Siyempre, namimiss din nila yung pagkain ng Batanggenyo, yung sinaing na tulingan. Sabi ko nga sa iyo, magkakaroon kami niyan sa Lembes. Magkakaroon kami sa Lembes sa sinaing na tulingan, at tsara, ganito packaging. So, wina-work out na ng ating mga team na nasa product development natin. Pati itong chili garlic. Mm-mm. Yan, yung mga bago namin ilo-launch sa Lembes. So, wala yata dito yung sinaing na tulingan. Wala yung sinaing? Ah, ito yun. This one. Yan. Oh. So, inaayos lang namin yung packaging nito. So, lalabas din yan sa Lembes. Pati yung Pangasinan na relleno. Yung bangos? Yes, oo. Oh, magkakaroon din tayo yan. Ah. So, orderin lang natin sa mga crew. So, merong instruction paano siya i-reheat pagdating sa bahay. Mm-hmm. Dadagdagan natin yung litsyong manok ng mga iba't iba pang paninda. Magkano yung franchise? Mura lang, pag ikaw. Hindi, isang outlet, it costs mga 700,000. 700. Franchise pinamin is 250.
renovation, inventory. Ayan. Kaya medyo malaki. So, sa franchise pin namin, pwede mong hanggang 4 years magagamit. Ah, okay. So, then renewal, after 4 years, 50%. 125 na lang. So, mostly sa mga franchise namin, meron ng mga lima, may 6, 7, 8, 10 outlet. Ganyan nga yung mga yan. Kasi ano, alam nilang kumikita na. So, saan ka pupunta? Hanap na nalang sa nang... Magandang location lang. Kain tayo? Kain tayo. Ito yung ano, ito yung dito sa... Sabi si nga. Ma'am... Ay, Ma'am Cathy, si Weng, wife Ma'am ko. Weng. Tapos mga staff ni Sir Buddy. Ito yung tamales natin na ano, sa Lihiya. Yung Lihiyang tamales, mm-hmm. yung malagkit. Ito naman yung sa Ibaan, kami lang meron ito. Tamales Ibaan. Mm. Yan. Ang laman nito, ano siya, giniling na bigas, din ang loob niyan, may karne. Karne? Oo, ibang tamales siya. Sa Ibaan lang meron. Amin, tingnan natin. Siyempre, ito, kaping barako. Kaping barako. Kain tayo, sir. Let's Ma'am Cathy, kain tayo. Eat. Ito yung ano, bowl para sa ano, sa baka, nilagang baka. Bularu ata okay. Yan. Kuha na kayo. Yan, Ma'am, chicken na sisig. Ay, isa, sir. Uh-uh. Ito, pork. Yung kabila, pork. Ang dami po. Ano po ito? Bicol Express. Bicol Express. Chili garlic. So, yung sinaing. First time yung kakain ng sinaing na tulingan ng Batangas? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Pero, hindi ko alam yung difference nung sinaing sa iba. Diba tawag nila dyan, pinangat, pero pinangat. Sinaing. Sarap yan with, ano, combined with achara. Acharang papaya. Ano katagal yung preparation ng sisig? Pag may order. Dali lang, sir. Mga 2 to 3 minutes. Kasi yun na rin yan eh, nang slice na gano'n, tatantar nyo lang. Balikan ko lang yung bakit, ano, mahilig kang magnegosyo in the first place. Okay. Gaya ng sabi ko kanina, ang pagiging employee, okay, maganda maging empleyado. Mm. Meron tayong assurance araw-araw na meron tayong income. Mm-hmm. Pero wala rin naman masamang mangarap na gusto natin i-doble, i-triple ang ating araw-araw na kinikita. Mm-hmm. So sabi ko nga, pag employee, 15:30, alam ko na kung magkano pipindutin ko sa ATM ko. Mm-hmm. So kung may negosyo, kung kikita ka, so mas malaki. Mm-hmm. So yun yung habol ko, mas malaking kita. Mas malaking kita. Pero hindi lahat ng negosyo, malaki ang kita. Mm. So talagang ano, talagang sa umpisa talaga, kailangan mo ng sacrifice sa negosyo. Mm-hmm. So dumating sa point na hindi rin ako nakaka-uwi, hindi rin nakakabisita sa tatay ko. Mm-hmm. Dahil, alam mo yun, pagod na, gusto mo nang ipagpahinga. Ayan. Kasi noong nag-start din ako nito, sa Caloocan, yung corner, litsong manok, tapos binabakanti yung kasunod ko, ginawa ko naman siyang ano, bigasan, at sari-sari store, grocery malaki. Then nabakanti ulit yung kasunod ko, kinuha ko ulit, ginawa ko namang laundry. So malakas yung laundry namin sa Morning Breeze kasi naandyan yung mga estudyante ng, ano, ng MCU yung mga nurse. So lakas namin, ano, laki ng labada namin dyan. Then yung bigas namin, malakas din kasi maraming tao dyan. Mm-hmm. Pati yung grocery namin. So alam mo yun, naandol lang yung tatlong negosyo ko magkakatabi. Mm-hmm. Kaya lang, nakita ko yung ano, nakikita ko yung advantage ng bawat isa. Mm-hmm. At disadvantage. So anong nangyari? Dito sa laundry, so kailangan yung mga tao mo dyan, kailangan talagang ano, tutok sila sa paglalaba. Mm-hmm. Dahil May mga posibilidad na magkapalit-palit yung mga damit. May posibilidad na magkakupasan yung mga damit. So yun yung mga naging headache ko noon. Eh minsan mga branded na damit binabayaran ko. So medyo may kita kaya lang alam mo yun, iba ang headache eh. Hindi ko kayanin. Tsaka ako lang din mag-isa nag-aasikaso ng negosyo, yung tatlo. Then yun naman aking bigasan, malakas din. Kaya lang, alam mo yung pagka-retail ka talaga. So, bibili ng 1 kilo, nakatapat na si 1 kilo,
yung kiluhan, eh gusto dagdagan pa. So ibig sabihin, bago mo maubos yung 50 kilos, nawalan ka na ng 1 kilo. Ikita mo na yun supposedly. Supposedly, kita mo yun. So yun ang nangyayari. So then, iku-compute mo kasi, sabihin natin, kailangan lumabas ng 1, ang puhunan mo sa isang sako, 1-3, kailangan lumabas ng 1-5, so 30 pesos per kilo. So minsan, nawawala na nga yung 30 pesos, tapos meron pa diyang mga kupit. Mm-mm. Kung wala ka talaga sa kaha, given yan. Mm-mm. Yung mga tindera. So kung hindi ka na, kung ikaw ay wala sa kaha, so talo ka sa retail, then aside from that, yung mga sa sari-sari store o grocery mo, makakuha ka lang dyan ng, ano, ng isang item, yung tubo mo sa buong pack na yun, nawala na. Nawala na, okay. So pinag-aralan ko lahat, so yung tatlo. So okay naman kumikita, then naglagay din, magkasabasaya, naglagay din ako ng deliver doon. Dahil isa pa branch ko noon eh. So yung customer namin magpapapick up ng labada. So sabihin, sir, papick up po ng aming ano, labada. So ngayon, pipick upin namin. Tapos pagpunta nyo dito, sir, magdala na kayo ng 5 kilong bigas, magdala na kayo dito ng isang litsong manok. So ganun yung, ano, ganun yung nangyayari. Kumbaga, additional sales namin. That time, wala pang mga Grab, wala pang Food Panda. So ganun kami nagdi-deliver. Kumbaga, pag pick up nga ng labada, kung papadala na ng bigas, papadala na lechon manok or yempo. Ganun din, pagka magpapapick ka naman, ihahatid naman yung labada, sabihin, ganun din, dalan din na ganun. So, kilala kami dati sa Morning Breeze sa Caloocan. So, hanggang sa namili ako doon sa tatlo. Yung laundry, medyo kailangan, nakatutok palagi ako. Lalong-lalo naman si bigasan ko at grocery, ganun din. Dapat ako nakupo sa kasi. Sabi ko, pag ganun, eh boom, maghapon ko, nandun lang ako. Doon ka na lang. Isang hanggang isang store lang ang pwede kong itayo. So nakita ko naman kay Lechong Manok, pagkalagay ko ng stock, yung manok and liempo, ipaprocess nila, i-prepare. So hinahayaan ko na, babalik lang. Sa gabi na ulit kami mag-uusap, titingnan ko lang inventory, ilan yung benta, magkano sales ko. So yun lang, sabi ko pwede to, at least pwede ako magtayo kahit ilan. Nang hindi ako mismo personal na nakaupo sa kaha dahil may inventory. Madala yung inventory ko, dalawa lang manok liempo. So hanggang sa binenta ko yung aking laundry, sinarado ko yung aking bigasan, tinira ko na lang itong lechon manok. Then nag-branch ako ng second branch sa Quezon City, sa may likod ng SM North, sa may Pag-asa. Pag-asa. So yan ang una kong second branch ko. Then third branch ko sa Valenzuela, sa General T. De Leon. So yan, hanggang sa si mga customer natin, talagang hinahanap-hanap talaga kung saan pag meron. Minsan nag-request, sir, wala pa kayo sa Malabon, sir, wala kayo sa ganito. So yan, itiya-target namin yung mga ganon. Kasi lahat ng mga ideas at lahat ng mga sinasuggest ng mga customer, eh, pinakikinggan ko. Dahil alam ko sila yung, kasi that time naman, social media, hindi pa ganun ka... kalakas. Wala pa. So ngayon, true mouth dati. So yun ang malaking bagay na pagkagustuhan talaga, eh sila talaga magpo-promote ng ating produkto. So yun, hanggang sa ang dami rin nagka-interest sa amin ng mag-franchise, so hindi naman agad ako makapagbigay ng franchise dahil hindi ko alam yung process. So hanggang sa, I think meron na ako ng mga 4 or 5 branch. So ang dami talaga nangungulit sa amin kung paano mag-franchise, bakit hindi na kami magpa-franchise. So hanggang sa nakilala namin, si RK Franchising and Consultancy, si Rudolph Kotick. So ang kanyang office is located in Quezon City, Cubao. So yan, siya nag-develop sa amin into franchising noong 2012. So yan, inayos niya lahat franchise structure namin. So pagdating noong 2012, naging franchising na kami. So sabi ko nga, lakasan ng loob lang. So magkano ang inumpisahan ko lang nung araw, mag-start ako ng lechong manok is 220,000. So yun, pinagbentahan ko lang ng isa kong sasakyan. Hanggang sa wala rin akong accounting. Ako lahat, iniipon ko lang magkano ang sales ko. Kaya alam ko kumikita kasi may naiipon ako. So wala akong in and out. Basta kung magkano lang ipon ko, nag-alcance ako. Hindi pa nga ako nagbabangko nun ng ano eh, kasi kailangan ko lagi cash eh. So ngayon, pagka nakaipon na ako, may pampatayo na ako ng second branch, patayo ako. Then ipon. So yung ang mahirap kasi nung una, nag-iisa. So mahirap mag-umpisa. Pero nagkadalawa, nagtutulong na sila ng income. So doon ko na naramdaman unti-unti. So lahat ng mga branches na binubuksan mo,
lahat yun kumikita. Yes po, kumikita. So kaya lumaki. Kaya lumaki. So swerte lang talaga at saka yung akin talagang sacrifice to nag-uumpisa. Mm-hmm. Talagang halos hindi na ako natutulog. Mm-hmm. Lalo nung tatlo yung ano yung minomonitor ko, may laundry, may bigas at may mm-hmm. Lembes. Mm-hmm. Talagang halos hindi na ako natutulog. Okay, sir, ilan na yung Lembes stores ngayon? Nasa 200 branch. Lahat na sa Metro Manila? Hiwa-hiwalay po. Buong Luzon po tayo. Buong Luzon? Apo. As far as to Metro Manila, Batangas, Cavite. Buong Calabarzon. Buong Calabarzon. Then sa Bulacan. Bulacan, hanggang Bulacan Pampanga. Tayo. Pampanga. Ayan. Tarlac. Tarlac. Mm. Okay. Buong Metro Manila. Okay, sir. So, dahil ganun kadami na yung branches mo, balikan natin yung ano yung humble beginning. Ito na yung drama, sir. Oo, yan. Actually, gaya na sinasabi ko kanina, hindi ko rin akalain na makarating tayo ng ganito. Okay. No? Kasi ako naman, napakasimple ko lang. Mm. Sabi ko nga, nung bata kami, labing dalawang magkakapatid, pang sampu ako. Okay. So, pangarap ko lang nung araw, matikman ang lechong manok. Dahil, alam mo, narinig natin nung araw ang salitang lechong manok pero hindi natin alam kung ano yon. Mm-hmm. Sinasabi, masarap daw ang lechong manok pero hindi natin titikman. Mm-hmm. So, siyempre, marami kami magkakapatid, ako pa sampo. Mm-hmm. So, sabi ko, alam mo nung araw pagka dadating ang inay namin, galing palengke. So, ang ulam namin, ano, mamamalingke yan pagka Sabado ng tulingan. Mm-hmm. Yan. Yung tulingan, pagdating ng Sabado, sinaing. Na tulingan. So, yan ang famous na pagkain namin dito sa Batangas. Mm. Pagdating ng Linggo, sinahing pa rin. Mm. Pagdating ng Lunes, ano yung prito na. Yung sinahing na tulingan, ipiprito na. So, pagdating ng Martes, ganun din. Pagdating ng Miyerkules, yung prito na tulingan, tutortahin na yun. Himay-himayin. Tapos gagawin ng torta, lalagyan ng itlog. So, I mean, yung, nag-umpisa tayo sa tulingan. So, yan yung ano, yan lang yun nung araw kami, mga tuyo. So sabi nga, balang araw gusto kong pagsawaan itong lechong manok. Lechong manok. Yan. So kaya, hindi mapagsawaan kundi matikman. Mm. So nung una. So hanggang sa nung magkaroon nga ako ng pagkakataon na magkaroon ng negosyo. Kaya unang-una talagang pumasok sa isip ko yung lechong manok na ihaw-ihaw. Which is pwede naman ako mag-barbecue. Pero sabi ko talaga gusto ko manok. Mm. Ayan, tayo nag-umpisa sa manok. Mm. So yan hanggang sa... nadagdagan nga yung ating mga branch. At hindi ko rin na-expect na lalaki ng galon. Mm-hmm. So sabi ko, pero nung una pa lang, dream big pa rin ako. Mm-hmm. So though hindi ko pa sigurado kung saan ang direction ko, pero saan dream big ako. Oh. Nung una, gusto ko yung mga outlet ko. Dahil galing ako ng fine dining restaurant, gusto ko maayos, malinis. Mm-hmm. So kaya nung nag-umpisa ako, kung ano yung design ko, actually nung una, blue and white. Sky blue and white yung motif ng aming store. Pero hanggang sa nakita ko na gusto ko yung red and yellow. Mm. So from second outlet, red and yellow na kami. So until now. So gusto ko rin malinis yung store namin. Kaya pwede naman sa mga sidewalk. Pero sabi ko gusto ko yung, dahil daladala niya yung pangalan ko, gusto ko makilala to na balang araw. Daladala ang pangalan ko. Kaya nga Lembes. So yung Lem is kalahati ng pangalan ko. Then yung best represent yung aking ano product yung best. Quality. Yeah. Oo. Uh-oh. So kaya naging Lembes. Pero nung makita ko yung signage ko, yung napalitan lang pala is yung letter R naging S. So Lembes. Mm-mm. So yun. Kaya ngayon mas kilala ako sa pangalang ano. Yun ang itinatawag na sa akin, si Lembes na. At nagsawa na sa ano sa lechong manok. Ah, hindi. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hanggang ngayon. Minsan, dadaan ako sa mga store namin. Pag, let's say, nasa amin, dadaanan ako, nagutom ako, nag-crave ako. So, kukuha ko ng manok, kakainin ko sa loob ng sakyan. Hmm. Pero hindi naman ako nananawa. Hmm. Yan yung pinakamalalaking ostrich. Saan galing yan, sir? Nabili ko siya kay dating governor ng Batangas, Arman Sanchez. Pero yan yung breed ng Somali Blue Feather. Actually, ito, grazing namin ng baka para ma-exercise yung baka. Kaya lang, kailangan namin ng additional space para sa corn. So, nagpatanumin naman ng kumuna ng mais. Kaya pala may bakod dito. Mm. Parang ganito lang sila. Mm.
Baka wala namin ng baka para ma-exercise. Kaya lang nangailangan kami ng space. So kaya pinatamnan ko ng, ay, nangailangan pa ng area para sa mais. Pinatamnan ko muna ng mais. Tulad yan, nag-harvest ngayon sila ng mais dito. Mm-hmm. Ayun, harvester. Yan. Hindi, ano, payloader yan. Pinahakot okay. Papunta doon sa pag-chop. Pwede naman ako mag-harvester. Mm. Kaya lang ako mababawasan ng empleyado ko. Kasi kapag ka, kapag ka in-improve natin, okay naman, mabilis ang operation. Kaya lang inaalala ko yung mga taong umaasa na rin sa akin. Wala bang ano paglalagyan na ibang trabaho? Wala eh. Actually, lalo pa mababawasan sila ng mababawasan pag kung may corn planter ako, masalong mababawasan sila. Mm-hmm. Wala, umaasa na rin sila dyan pang araw-araw nila. Pero loyal naman yung mga loyal tao. Lahat. Yan o. Kaya pagawa ko rin pa rin bagong kulungan yung ostrich. Ito, itong area yan, na ito. Yan, dyan. Well maintained. Oo. Well maintained yung farm. Oh sir. Ba, hindi pwedeng madumi. Grabe oh. Busisi. Hindi pwedeng maraming kalat na damo. Hindi pwedeng lumago ang damo. Uh-huh. Ito ang farm. Oo. Ito ang farm. Nakikita mo yung perimeter mo talaga. Ito may plant na corn. Yeah, may corn. Araw-araw ang pagkain ng baka namin, 5 tons. Wow. 5 tons na silage. Kaya doon pala, makukompute mo na eh. So kung sarili naming tanim, magkakos yan ng ano, pati sa manpower, 4 pesos, pero pagka binili namin, like ngayon, lahat bili namin, nagkakos kami ng 6 pesos per kilo. Oh. Bili namin yung mga silage, kasi kinukulang na rin yung ano. Kinulang kayo? Kinulang kasi mahaba yung ano, yung summer at saka itong tag-ulan, umaba. Kaya hindi kami nakabuelo ng pagtatanim. Oh. Kaya kung 6 pesos sa 5 tons, so daily, meron kang gastos na 30,000. Daily? Pagkain pa lang ng baka. Eh, plus mga employees pa. Oh. Eh, nasa 25 yung employees. So sa 30,000 times 30, 900 na yan. Kaya sabi ko yung expenses sa baka kanina. Eh, mga diesel pa dito, nagamit ng mga equipment. Pero pag dumating yung harvest time, ayan, iba-iba. Gano'ng kalaki ang return nun? Kaya naman, kayang sustain yung farm. May babalik lahat yun? Na, kayang ibalik. Actually, ngayon, mataas ang demand ngayon ng mga heifers eh. Oo. Wala lang kami maibigay kasi nagpaparami pa rin kami. So, yan, importante sa farm, meron kang traktora. Oo. Mga equipment dito, may backhoe, may pison. Ito sir, talong? Yes sir, talong. May talong ka rin? Meron. Ayan, ano lang, nagpatanim ako niyan nung pagka yung mga bakante yung mga tao. Uh-huh. So, pinagpatanim ako ng gulay. Balik lang, 5,000 na puno lang yan. Uh-huh. Kumikita naman yan? Hindi. Wala naman kita sa gulay din eh. Ang kumikita niyan, yung magtitinda ng ano, ng mga insecticide, fertilizer, sila lang kumikita. Sa mga seeds. Oo, kawawa talaga yung ano, farmer. Tapos ang purpose ko dyan kasi, may balik lang yung puhunan ko, then the rest sa mga tao ko na. Para sa tao. Oo, para sa tao. Yan lang, mukhang walang babalik. Ang laki ng gasto sa insecticide. Sinubukan lang namin, trial lang. Oo. So ito yung building na to para sa mga kambing, yung mga imported namin na kambing from Australia, mga bower. Tapos ito yung ano namin, mga bunker yan para sa silage. Yan. Tingnan natin sir yung silage. Sige. Oh. Ang laman nito, 140 tons yung isang bunker na to. Ilan ang bunker mo? Dalawa? Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tuloy-tuloy ang tanim. Tuloy-tuloy ang tanim.
tulad ng tao. Ang tao, pagkakailangan ng pagkain, madali ka pumunta ng palengke. Eh, ito ang baka. Kailangan mo talaga magsipiyo ng pagkain. So, dapat yan yung katurog. Ito yung stock namin sa kabila. Ito. Ito, ano na, kaya kamay mo mabango, no? Fermented na yan. Kaya lang, nakatakip eh. Nakatakip. Ilan days na to? Ano na to? Mga 2 weeks. So tuloy-tuloy ang stock namin para maraming pagkain. Nakatakip. Maganda ng fermentation nito. Bako. Ano, may sitso corn. Bango lang. Bango? Ito yung mga baka. Ito mga US. US Brahman. Ito Australia. Yung mga red. Ganda, no? Oh, imported yan from Australia. Australia Red Brahman. Yung mga walang sungay na, mga US yan. Ito yung mga ano, galing lang dito sa mga local farmer. Ito daw. Ito local yung farms na to. Ito mga US yung ganito. US Brahman. Yan yung mga bisiro nila. Oh. Ito galing sa mga local farmer yan nung araw nag-start ako. Ito mga US to mga to. Ito mga to. Pure US din. Yo, lalaki. Lalaki. Lahat yan buntis. Kahit may mga kasama siyang bisiro. Buntis na. Buntis na. Sipping, iba na. Iba na yan. Na. Ito lang, perimeter ko yan. Magkabi ng dulo. Mm-hmm. So, for expansion pa ito, sir? Ito, papagawa pa rin ang building ko para sa baka. Ito, lahat to, buntis din to. Yan na, yung pagkain ng baka. Silage. Ito yung pangarap ko na ano, nung bata pa, sabi ko nga yung isang baka, very challenging na sa amin ng pagpapataba. Uh-huh. Eh ngayon, nung dumami, nakuha ko rin yung technique. Kasi sabi ko sa'yo, nung araw, may alaga kaming 50, parang ang purpose is patabain, pero lahat pumayat. Papayatin. Papayatin. So ngayon, nakuha natin yung technique. Ito pala yung technique yung confinement. Okay. Basta may maayos ka nutrition para sa baka, may magandang pagkain, hindi imposible yung pagpapataba. Yan, ito sa kabila, mga bagong awat lahat yan. Mm-hmm. Yan nga sabi ko siya, ngayon pala kami nag-start eh. Yan ang mga bagong awat lahat yan. Puro babae, ito mga lalaki. Lahat to breed, pa-breed mo na lahat. Pa-breed na lahat, yan. Tapos lahat ng dumi ng baka namin, dinadala rin sa field, ginagamit namin na ano, fertilizer. Papunta doon sa taniman din ng sa corn. Sa taniman ng corn. Ito lahat to female.
Yung nasa kabila niya, lahat yung pregnant. Pregnant. Oh, okay. Ito, lahat to, bagong awa to. Nasa 20 plus. Mga ilang months to? Nasa September, mga 10 months. 10 months. So ngayon, ang dami naghahanap na buyer ng mga, sabi ko sa iyo, yun nga, sabi mo, kailan ang harvest. Pero kung satisfy na sana ako sa numbers ko. Actually, pwede na. Pwede na. Kayo. Pwede na pirahin. Kaya lang, gusto ko pa magdagdag. Oo. So mataas ang, ano, mataas ang demand ng mga ganitong heifers. Ang dami naghahanap. Kaya lang, hindi naman kami pwede magbenta. Dahil mga ilang years pa yan bago ka magbibenta, sir? Hanggat kaya ko pang pakainin. Parang ayaw mo ibenta. Parang ayaw mo ibenta. Gusto ko magparami. So ito, yung mga ganito naman yung binibenta namin. Yung mga bull. Yan. Okay. Tuloy ito, lahat ito, pure na bull. Pure Brahman. So yung dalawang red is US. US red Brahman. Yung red doon. Yan, anak nung Australia. So ang binigay namin na frozen semen is from US. Mm-hmm. So medyo malis ang straw. Ito yung mga galing kay Martin. 16 heads. Ito, sir. Oo. So ito, nakapatiling program namin. So ito yung alaga namin ng 4 months. Mm-hmm. Then after 4 months, yun yung i-out namin for patiling. So ngayon, dahil maganda na ang ano, marami na kaming stocks na pagkain, magdadagdag na ulit kami ng mga patiling around mga 150 to 200 heads. Mm-hmm. Yung patiling mo, mas mabilis yun. Kasi malaki na siya, ipapatiling mo na ilang months. Na lang ng 4 na month, benta. So kasi, ito lang yung, kahit pa paano, may umikot na pera para sa farm. Umikot. Oo. Kasi sa breeding, talagang mahaba, matagal. Yan, ipapatiling kami. Ito magastos sa ano, sa pagbabaka, building. Equipments. Itong building mo hindi simpleng building na 'to. Hindi. Pero pamenos lahat 'yan. Mm. Ang hangga't maaari. Pero sa flooring, kailangan makapal kasi malalaki yung ano, baka mabibigat. Mm-hmm. Kaya dapat makakapal yung flooring. Kaya yung mga investment pati yung mga equipment kailangan kumpleto para mabilis ang operation. Kasi nga lang hindi ko magawa bumili ng harvester kasi nga sigurado mababawasan yung mga empleyado ko pagka gumamit na ako noon. Pero ilang taon na itong operations mo? Nasa 3. 3 years. Going to 3. Pero kapag marami na kami para hindi na ako magdagdag ng tao, so kailangan akong bumili ng mga harvester. Hmm. Kung ano to, kung mga nasa ano na, mga 500 siguro or going to 1,000. Yung sa magkapatid na tayo, parang ganito rin ang population nata nila. Di ba? Parang nagkausap kami na sa 200 na rin sila. Doc Tonchi. Pero magagandang baka naman yun kasi nasa 12 years na sila. Yung dalawang ganun lang din sila? Ito yung ano, ito yung sabi ko sa iyo kanina na ano, dito ako masaya. Kaya makikita mong ganyan yung mga baka. Iba yung ano, iba yung kasiyahan yung binibigay araw-araw. Okay sir, so itong mga to ay ready for sale. Yeah, for okay. Sale. So doon nga pala sa mga kaibigan natin na nanonood ng episode na ito. Mm-mm. So ito yung mga available namin na bull. Pure breed US Brahman bull. Yan. Mm-mm. So yan, makikita nyo ba napakaganda ng mga bull namin. Mm-mm. Ilan yan sir? Yung available ready for out, sale. Ready for out namin is 5. 5. More than 2 years old. Yan. Mm-hmm. Pure US Brahman. Okay, sir. Sir, ulitin natin, sir. Paano ka makakontakt kung interesado sila? Okay, sa mga interested, pwede nyo akong tawagan sa aking cellphone number. 0917-865-9062. Ayan. Ayan. LCB Farm, pwede nyo rin makita sa ano? Facebook. Facebook. Kaya lang, I don't know kung nakapag-post kami nito. Mm. LCB Farm, yung pangalan ng farm namin. Mm-mm. Yan o, yung itsura ng mga pure Brahman. Mm. Kami na-appreciate namin yung itsura ng mga pure Brahman compared doon sa mga crosses lang. Yung mga binti ang lalaki.
Hindi ka nag-AI? Meron. Meron din. Nag-aral niya ako mag-AI eh. Kasi minsan pag si Doc out of town, so nalilipasan. Kaya nag-aral ako mag-AI, kumuha ko ng magtuturo. Uh-huh. Nag-aral ako. Kaya marunong lang ako mag-AI, tuwan-tuwa nga ako matuto ko eh. Mahirap, hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple mag-AI. Ano, silip tayo okay. Sa office o yes, doon sir. Sa feed mills? Para hindi masyadong mainit, no? Office at saka feed mill muna. Or, tapos ikutan lang natin yung pinaka-farm. Sige, sige, sige. Punta muna tayo ng ano, feed mill. Feed mill muna. Hindi ka pa pumunta rito. Eh, anong passion mo, Ma'am Weng? Anong passion mo? Ano, wala. Ah, doon. Ah, pinaka-importante. Siya nga aming CFO. CFO. Ilan ang kambing mo ngayon? Nasa 100. Silip na yung konti na siya. Malalaki yan, ng mga Bower. So kapag ano, araw, pinalalabas sila. Ano, yung mga barako, lalaki. Ito. Maganda. From Australia. Directa, sir, ikaw nag-import? Yes, sir. Wow. Bower. Noong pandemic, napakamahal ang kuha ng isang piraso. Ibig sabihin yung goat, bago ka lang din? Halos magkasabay sila ng sabay baka. Sabay ng baka? 105,000 isa. Isang kambing. Grabe. Yung mga bower na yan. Pero ito, mga Anglo-Nubian yung iba. Yung may kulay. Ito, yung mga dappled. Sabi ko sa mag-alaga, bawal papayatin yung kambing ko at baka. Pag pumayat ang kambing ko at baka, pati kayo mamamayat. Kasi libre yung pagkain nyo eh. Kompleto sila. Oo, kaya hindi pwedeng mamayat yung mga kambing at baka. Kasi pagka namayat yung kambing at baka, mamayat din kayo. Hindi ko rin kayo papakainin. Nabiro ko lang sa kanila yun. Mm. Kaya kita mo naman yung mga kambing namin. Mga baka, lahat matataba. Ganda niya, no? So, ang pakain mo dito, yung feeds nyo na? Feeds at silage. Ito, extension pa rin ng building ng kambing. Kaya lang ang mga tao, ang dami pang ginagawa. Hindi pa masigaso. Sa payo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.